Hello! It's me, Patricia B. At sisimulan na po natin ang episode 35 part 2 ng ating Cooking Master Boy. At kung bago ko lang po sa akin channel, mag-subscribe na at pinutin na rin po ang notification bell para lagi po tayo updated sa videos. Simulan na po natin, guys! Simulan ang laban! Ang dami ng gagamiting manok! Ano lang gagawin niya ngayon? Yang ng Chinese Tiger Claw! Yank ng Chinese Tiger Claw, kahanga-hanga. Ilang segundo lang, naalis niyang lahat ang mga balahibo ng limang manok. Hindi lang yun. Pati ang kalit-lit ng balahibo ay natanggal din. Natanggal niya ang balahibo, ang buto, at nahiwa niya na. Nagawa niyang lahat yun sa pamamagitan ng kanyang kamay na bakal. Walang ginamit na kutsilyo. Kahanga-hanga ang taong ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sekreto ng sopas na gawa nitong Tiger Claw. Pagmasdan niyo mabuti! Inilagay niya ng buo ang limang manok sa malaking palayok. Napakagaso sa mamagluto nito. Inilagay niya ang sambuong manok sa sabaw at matagal itong pinakuluan. Nakakasiguro ko na masarap ang sopas na yan. Hindi na ako makakapaghintay na tikman yan. Hindi to maganda! Hindi pa rin patas na gumamit ka ng sabaw na matagal na napakuluan bago pa magsimula ang laro. Oo nga! Hoy! Hindi patas yan! Naluto na ako sa mga bago pa nagsimula ang laro! Ang daya mo! Tumahimik ka! Huwag ka maingay! Alam naman nating lahat na ang mga taga-underground ay mga tuso. Pero ang misyon natin ay talunin sila! Tama yun! Makinig ka, Shiro! Meili! Laban na to! Anong masasabi mo, bata ng Taming Dragon Restaurant? Lumalabas na hindi ka kumikilos mula pa kanina. Natatakot ka na bang magluto nang mapanood mo ang aking yank ng Chinese Tiger Claw? Kung ako sa'yo, sumuko ka na! Shang-Chi! Ayos lang kaya siya? Sa tingin ko, nagulat siya at hindi niya matanggap na ang mga pinuno ng mga samahan ay nakikipag-usap sa mga taga-underground. Mao, bakit ganyan ka makatingin? Alam mo, sa Shanghai, maraming taong nagpupunta sa aking restaurant araw-araw para lang kumain ng mga pagkain na niluluto ko. Kaya ako yung ginagawa araw-araw ay para makita ang kanilang mga ngiti. Ang lahat ng yun ay dahil sa'yo, Mao. Tinuruan mo ako na ang pagluluto ay isang napakagandang bagay. Ano? Alam mo na yun ang unang pagkakataon ko na magluto ng nakangiti. Kapag nagluto ka ng nakangiti, mapapangiti rin ang kakain nito. Maganda nga kapag nakangiti ka habang nagluluto. Tama ka. Tama ang mga sinabi mo, Sangche! Kayang-kayang labanan ni Sangche ang taong yun, di ba? Meili! Pero alam kong hindi ganong kadali na matalo niya ang sopas ni Luko. Shell, ano sa tingin mo ang pipiliin niyang pangsahog? Hindi ako magpapatalo sa underground. Poprotektahan ko ang mga mukhang nakangiti at ang Shanghai Cooking World. Pinapangako ko yan. Ano yan? Ayan ang... Ito ang panlalaban ko sa'yo! Yan ay... ang pagong! Magluluto siya ng specialty ng Shanghai, ang pagong. Hindi pa ako nakakatikim ng lutong pagong. Alam nyo, ayon sa aking mama, meron din daw nilulutong pagong sa Japan. Meron din dito sa China.
pero mahirap lutuin ang kanyang shell. Masyadong matigas. At saka, balansa ang amoy. Kaya mahirap itong lutuin. Ganun pala eh, bakit niya pinili ang pagong? Pinili niya ang pagong sa paggawa ng sopas. Sanche, anong klase ng sopas ang gagawin mo? Lalaban ako. Manda kayo. Magaling, Sanche! Oo nga. Kapag cutting skill ang pinag-uusapan, pumapantay siya kay Mao. Putihin mo, Sanche! Sige, lumaban ka, Sanche! Mukhang pareho na kayong tapos magluto. Ngayon, dumako na tayo sa pagtikim. Ikaw, Luko. Isang buong manok para sa isang mangkok ng sopas? Mukhang masarap yata ito. Kahit napakatagal itong diluto, hindi pa rin nagkakulay ang sopas para lang mainit na tubig. Meron pa laman sa loob. Magugustong ko ito. Nagkakahiwa-hiwalay ang mga laman ng manok kapag hinawakan lang dahil sa sobrang tagal ng luto. Ang importante ay ang lasa nito. Ito lang ang masasabi ko sa inyong mga tao sa Underground Cooking Society. Hindi nyo kami basta makukumbinsi sa ordinaryong lasa. Itong simpleng sopas ay hindi. Napakasarap nito, walang katulad. Mukhang simple at malinaw ang sopas, pero napakabigat ang lasa nito na lumalabas sa mga sangkap. Tunay na napakasarap ng sopas. Ang mainam na lasa ng manok ay nasipsip ng lasa ng sabaw. Talagang tunay na masarap ang lasa ng manok. Kung titignan ng sopas ay malinaw pero mabigat ang lasa, paano siya nakagawa ng ganon, Mao? Sasabihin ko sa'yo, ang sikreto ay ang puti ng itlog na idinagdag sa palayo. Ano? Ang puti ng itlog? Kapag idinagdag ang puti ng itlog sa palayo, ang maduming sabaw ay namumuo. At kapag inalis sabay na matatanggal ang puti at dumi, itong masarap at malinaw na sopas, tingtangan tawag dito. Kapag natunaw ang makapal na sabaw, magiging pinakamasarap na sopas na ito at sisipsipin ng manok. Parang langit na nasa lupa. Ito ang tunay na hari ng mga sopas. Emperor ang tawag dito! Mahusay na naman ang ginawa ni Luko. Kapag nagayuma ang isang tao ng magic soup ni Luko, hindi na ito kakain ng ibang sopas. Nako, paano niyo matatalo ang makapangyarihan na sopas na yun? Tama! Kahit siguro si kuya mo ang lumaban, mahihirapan siya. Huwag kang mag-alala. May tiwala ako kay Sanche. Kahit ano pang klaseng tao ang makalaban niya. Kahit ano pa man, ano kayang sopas ang gagawin ni Sanche para ipanlaban? Sanche! Napanood mo ba? Bata ng Taming Dragon Restaurant! Kumurong ng buntot mo, pwede ka na umayaw! Kung gusto mong tumahol dyan, mamaya na pagkatapos ng laban. Anong sinabi mo? Enjoy. Alam mo bang wala kang alam sa kahalagaan ng tungkol sa sopas? Ano? Anong ibig mong sabihin? Ipapakita ko sa'yo ngayon ang aking lulutuing sopas! Ha? Ano yan? Melon yan ah! Melon, ang gagawin niyang sopas? Anong ibig sabihin yan? Ano ang sopas na gagawin ni Sanche?